Luma ako, babayan. So, isi-share ko lang yung munti kong collection ng balisong. So, sa isang iglap, nagkaroon ako ng apat na balisong. So, isa-isahin ko lang, no? Eh, yung iba, nakita nyo na naman. So, itong dalawa, pareha sila sa grips and then yung materials used. So, I don't know kung buto ng kabayo or staghorn. Mukhang staghorn to. Ano, no? Hindi ako expert. So, comment nyo na lang kung sa tingin nyo ay, ano to, staghorn, no? Pero, yan siya. So, usually pagka tourist grade na balisong, tinitipid nila yung brass na parte kasi mahal ang brass. So, ito na yung part na brass. Ito, itong tip. Tapos, the rest, tinggana. Tin. Yan. So, ano ibig sabihin nun? Kasi yung brass, tumatagal yan. Pagka tumagal, nag-iiba lang, nag-discolor lang siya, yung patina ang tawag. Pero itong ano tin alaga dapat to sa ano sa langis kasi otherwise kakalawangin. So I'm not big into balisong, no. So meron talagang may mga expert diyan pero ako gusto ko lang madagdagan yung collection ko. Yung nang nagko-collect ako ng knife, mga budget knife pero hindi talaga yung mga mamahaling knife. So ito gusto ko lang madagdagan ng balisong. So ayan, and then kahit pa paano, proud ako na Filipino made and then, you know, para malaman nila heritage natin. Kasi, pinopost ko to sa YouTube pati dun sa international channel ko. So, yan. Makapakita natin sa iba, sa ibang lahi. Anyway, actually, latest update, yung Gerber, gumawa na sila ng malaking balisong. So, butterfly knife. So, ibig sabihin yung design is still sought after, you know. Pero tayo yung original. Yeah. So, ito yung tinatawag na ano, no? Rambo. Rambo style. Kulang lang to nung can opener eh. Okay na sana. So, yan. Tapos, ito naman yung nakapakita ko rin to eh. Yung una kong balisong, binigay sa akin. Regalo sa akin to. From Batangas to Florida to Texas. Binyay niya. Sinip niya sa akin. Regalo sa akin sa last Christmas. So, habi ko, pares lang sila. Eto, hindi ko pa ito napapakita. Pinabili ko to sa kapatid ko, kasabay nito. Nung pinabili ko siya, taga Quezon City yung kapatid ko, tapos nakita ko yung seller sa FB group. Tinipe ko lang, balisong for sale. Ganyan. Tapos, nag-chat lang kami. Tapos, yung bayad naman is, ano, COD. Cash on delivery naman. So, okay naman. Maganda yung transaction. Smooth yung transaction. Shipped agad. Tapos, sinabi lang na, in-inform lang ako ng kapatid ko nandyan na. Okay, so, inutang ko muna. Sabi ko, bayaran mo muna. So, eto naman, sabi ko, para maiba dun sa dalawa, sabi ko, ano, hardwood. So, mahogany yata to. Mahogany yung grips niya. Hardwood. Tapos, sabi ko, iba yung blade na gusto ko. Ang gusto ko ay double edge blade. Yan. Ganda, oh. Para maiba nga naman. So, usually, mga ganito, tsaka yung Rambo style, eh. Yan, oh. Double edged blade. Kahit pa paano. Okay. So, may nagtatanong sa akin, yung nag-comment ng last na, yung video ko ng balisong, bakit daw yung balisong ko is mahal? Ito, 3.5. Yung sa Lazada daw, 300 lang, tapos 50 yung shipping. Sabi ko, sige, hintay mo dumating. Malalaman mo kasi, ano. I'm not looking down sa mga ganun. Meron din ako murang balisong, hindi ko lang mahanap eh. Kasi gusto ko na itapon na ito. Bumili ako sa Wish. Para siyang Lazada dito sa US. Maganda sa picture. Pagka, ano mo, nahawakan mo, parang talagang cheap material. Pambukasan talaga ng mga sulat. Hindi mo magagamit sa ibang, ano, like camping or bush. Gamitin mo siya as a bush knife or self-defense. Hindi. Pambukas lang talaga dahil parang bibigay. So, ito yun. Ito yung aking hardwood. And then, ito naman yung custom balisong ko. So, anong pinagkaiba? Generally, makikita nyo, no? So, compared dun sa, ano, may nagtatanong din, ano po ba yung ordinaryong balisong? Ano yung custom? So, ang ordinaryo, ano, yung katawan niya is thin. Like example, ayan, tatlo sila, pare-pares na, ano, yung material dito, hindi to brass, parang lata, no, tin can, yeah.
lata. Okay? So, I don't know kung ano yung exact material, pero para siyang tin or yero, parang ganun. So, ganun ba yan? Pare-pare sila tatlo. Well, ang pinagawa ko, full brass na makapal. Kaya mabigat, brass. Makapal yung brass. So, anong advantage pag brass? Pagka tumagal yung brass, nag-iiba lang, nagiging dark lang siya, nagpapatina. Parang ganun, patina mga yung term. Pero pag yung tin, ito magal, eh, kakapitan ng kalawang. So, alagaan nyo sa oil. So, baka sabihin nyo, oh, yun lang pala, kalawang lang. Oh, hindi, hindi. Habang, ano, pag tumatagal kasi yung brass, yung nga, nag-iibang kulay, nagda-darken siya. Pero, ibig sabihin, hindi siya nagmumukhang mura, mas namumukha siyang antique. Okay? So, yun. Isa yun ang advantage. So, buksan natin. Tapos, isa pang mahal dito, yung grips niya, horn, sungay ng kalabaw. So, sabi ko, wala akong alam sa balisong. Sabi ko, ano po bang mas, mas mahal po ba yung, sungay ng kalabaw o yung buto ng kabayo? Pinakamura daw yung buto ng kabayo or yung gantong design. Ito yung common eh. Or staghorn ba to? I don't know. Basta pinakamura yung ganito. Tapos sumunod daw is yung ganito. Yung mga wood. Mga hardwood. Tapos pinakamahal yung yung horn ng kalabaw. Sungay ng kalabaw. Sabi ko, sige, sungay ng kalabaw. Kasi minsan lang naman ako magpapagawa ng custom eh. Sabi ko, yun na yung pinakamaganda na. Well, hindi ako nagkamali. Maganda nga siya. Maganda. Plus yung work, craftsmanship. Ano yun? Yung wala kang makakapang sharp na part. Yun eh. Ibig sabihin talagang pinalish nila lahat. Kasi eto, yung binili ko to sa eBay, meron ako nakakapa dito, sumasabit yung kamay ko na masasaludsud ka. Kaya ginamit ako pa ng Dremel na pampakinis. Tapos eto, kininis ko din to. Ganyan. So, ganun. So, okay lang. At least sabi ko, yan. So, yan. Ito yung munti kong koleksyon. Munti. I don't know kung madadagdagan ko pa. Depende kung may magbibigay. Pero malapit sa puso ko to kasi Filipino made. Kaya medyo tayo. Proud tayo dyan. Kasi kung makita nyo, may mga collection din ako ng ibang brands ng knives. Pero ito, balisong. Ito lang muna. Okay, so let me know what you think, mga kabayan. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe. Kung nagsishare tayo ng same hobbies and likes. Okay? And click that notification bell para alam nyo pag may bago akong upload. Okay? So, hanggang sa muli, mga kapatid. Thanks for watching.